Sobrang sarap ng tulog ko. Dahil taglamig na at hindi ko na kailangan magbukas ng aircon. Kaso pagising ko, parang gusto ko na lang ulit matulog. Bigla ako nagulat sa nakita ko. Kasi yung mga collection ko na fibers kong iningatan, mga nakakalat lang. Nalaman ko na pinaglaruan pala to ng mga pamangkin ko. Fibers na sila sa akin na sobrang ingat na ingat ko. Hanggang ngayon nga hindi ko pa sila inaalis sa lagayan nila. Bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng collection. Mahilig ako sa Pokemon kaya itong kinolekta ko. Nalungkot nga ako nung nakita kong sira ang lagayan ni Dragonite. Nung nakita ko nga nasira yung lagayan, sobrang lungkot ko. Kasi di ba hindi naman lahat ng tao kaya mag-collect. Hindi pa ako nagba-vlog ng mga panahon na meron ako nito at sobrang pinag-ipunan ko talaga tong mga to. Bukod dito sa mga Funko Pop ko na Pokemon at sa mga Pokeballs, meron din ako dalawang Stop Toys na sobrang importante sa akin dahil bigay sa akin to ni Jerome. Siguro masasabi niyo akong oo, hindi kayo makarelate. Pero para sa akin kasi importante to at meron tong istorya. Kaya nga nung nakita ko na ganito 'yung nangyari, napakamot na ako sa ulo at napabuntong hininga na lang talaga. Dito kasi sila nakalagay sa ilalim ng computer ko. At diyan silang lahat nakahalera. Kaya every time na nagko-computer yung mga pamangkin ko, pagkatapos nila maglaro ng Rolobox at Minecraft, kukunin na lang din nila dito sa ilalim at paglalaruan. Naisip ko na dapat pala itong mga collection ko, ilalagay ko dapat sa mga matataas o sa mga lugar na hindi abot ng mga bata. Kaya napaisip ako saan kaya? Kaya humingi ako ng tulong kay Mama. Hindi kasi ako masyadong magaling o marunong tumingin sa mga anik-anik. Kaya tinanong ko si Mama kung sakali maglalagay ako dito ng mga floating shelves. Ang part kaya ng kwarto ko? Dito ba sa may nakasabit o aalisin ko yung picture namin ni Jerome? Bago ko yung pag-asipan, eto nga, tumorder na agad ako. Huwag kayong mag-alala, hindi ito sponsor at hindi ko kayo aalukin. Mag-unboxing lang talaga ako. Ito na pala yung mga bakal at pandikit. Small, medium at saka ducks pala yung, ay, large pala yung mga size nitong wood. Hindi na naman kailangan ng instruction paano kakabit to. Kasi doon sa butas, ipapasok yun lang yung bakal. Parang ayun kasi maging panabit o panduyan. Buti naman sakto ang dumating sa akin at walang kulang. O diba, napaka-basic lang, sobrang dali lang ito ikabit. Kahit grade 2, kaya yun eh. Inalis ko na nga lang pala yung picture namin ng girlfriend ko na si Jerome. Kung sakali mapadaon niya to, sana wag siya magalit. Eh, kasi kung titignan nyo, mas maganda nga to, diba? Ito na pala yung pinakalas na floating shelves. Tenen, o diba, ang ganda, pantay-pantay lahat. Dito pala sa Marie, dito ko nalagay si Mini Pikachu. Sakto, pang isahan lang talaga yung size niya. Dito naman sa dalawahan, dito ko nalagay si Pikachu. Grabe, sa loob ng 5 years, ngayon ko na siya tatanggalin sa plastic niya. Hindi ko pa man masasabi na isa akong collector dahil ito pala naman ang meron ako. Pero kasi syempre bilang nagko-collect, parang ayaw ko siyang tanggalin sa lagayan. Pero yun nga, kung hindi ko pa sila tatanggalin sa plastic, hindi ko pa malalaman at mas lalo ko na-appreciate na ganito pala sila kaganda. Next naman dito sa tatluhan, una kong nilagay si Charmander, inalis ko na rin pala sila sa mga plastic nila. Sa loob ng 5 years, akala ko si Charmander pinaka-cute. Hindi ko pa inalis sa lagay si Bulbasaur, hindi ko pa malalaman na siya pala pinakamaganda. At sa loob ng 5 years, kung hindi ko pa tinanggal sa plastic, hindi ko pa malalaman na medyo mahaba pala ang leeg ni Squirtle. O siya, ayan, pinagtabi-tabi ko na sila mga starter na Pokemon. Na-appreciate ko naman sila. Pero mas lalo ko na-appreciate yung ganda nung tanggal ko na sila sa plastic. Siguro araw-araw ko lang ito pupunasan para hindi alikabukin. O diba mas lalo lumabas yung ganda nila. Sa bagay ginawa at binili ko naman talaga sila as display. Kaya ito display ko kaya na. Kaya nga ito, I'm so proud of myself. At sabi nga na yung ba, ito nga at nag-heal na rin ang aking inner child. Bagay, bata pa lang naman ako, 19 pa lang. After na saya, ito naman ang problema. Mas pinili ko yung collection na ilagay doon kaysa sa picture namin ni Jerome. Ang problema, saan ko to ilalagay? Napapakamot na lang tuloy ako sa ulo ko, saan ko ba to ilalagay? May space pa ba ako sa pader? At ito pa mga kahon. Siyempre kapag nakita na itong magulang natin, iisipin nila wala na itong pasa o basura na lang, dapat alisin na. Pero para sa akin hindi, dahil parte rin to ng collection ko. Kaya imbes na itapon, syempre itatago ko na lang to. Baka kapag nagtagal, magmahal to, mabenta ko ba kay Boss Toyo? Charot. Ang naisip ko na lang para hindi nakakala. Itatago ko na lang, Piskey Jerome. Hindi naman siguro magagalit si Jerome sa akin kasi maintindihan naman niya. Kasi didikit ko rin naman to eh, hanapan ko lang ng pwesto. Naubusan lang ako ng hook kaya hindi ko muna madidikit. At yung mga karton naman ng mga collection ko, dito ko na lang din nilagay. O diba, hindi pa sila mapaglalaro ng mga bata. Syempre inayos ko yung paglalagay diyan. Guys, grabe nakakapagod. Nakakapagod pero masaya. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah! Yeah!